magandang magandang umaga mga kawag na higilid ko, mga taga-subaybat, mga kababayan, saan man sulok tayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang kuha nagnananadaigdig. Magandang umaga po. Sa umaga pong ito, ang aking vlog, ipanong pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, bakit nga baga itong mga totoong mayaman ay lalong yumayaman. So, hindi muna natin pag-uusapan yung mga pera. Ano? Isa kasing, ano lang yun, isang bahagi ng isang mayaman, yung mapera. So, pag-usapan natin ay yung mga totoong mayaman. Ano ba ang mga sikreto nila? Meron lang po akong pitong ituturo sa inyo ngayon. Umaga. So, nandito kayo sa farm, sa farm ng aking ancestral place. Dupo po itong yung nakikita. So, mayaman kami sa prutas kapag pinagpala ng Diyos yung season, fruiting season. So, ano nga ba ang unang sikreto ng mayaman? Yung una. Pag-usapan natin yung una hanggang tatlo dito natin pag-usapan. Tayo susunod. Pag-usapan natin doon sa ibang pasyag ko kayo. Okay, menip. Yung nga po palang mga hindi pa nagsasubscribe. Salamat nga po pala sa akin mga taga-kampanya pa. May taga-kampanya pa ako. May mga tumutulong sa akin para dumami pa yung aking mga taga-subscribe. Ipinopromote na nila yung aking channel. So, salamat kayo natin siya. So, yung hindi pa po nagsasubscribe, malaking tulong po kung kayo magsasubscribe. Matatapos ko po ang aking mission sa buhay. So yun, click nyo lang po yung like, tapos yung subscribe button sa gilid. Yun. At para makita nyo pa marami pang agriculture videos at mahalagang vlogs patungkol sa buhay. So yun po, tuloy na tayo. Handa ka na ba? So yun, excited ka na bang pag-usapan kung paano yung mamans? Okay, yun. So maaaring ikaw din, ako nangarap din akong dumami yung pera. Pagka sinabi kasing mayaman, ano naisip mo kaibigan? Pera agad ano? So, sa banda-banda rin, pag-usapan natin, hindi, anong pagkakaiba ba nung mayaman sa mapera? So, hindi yun ang topic natin ngayon. Kaya pag-usapan lang natin sikreto. Sikreto nga ito eh. So, binabayaran ng malaki. Pero libre mong mapapanood. Kaya pwede lang sa mga YouTube na napapanood natin, na-bless naman kayo. Huwag nyo skip po yung ads. Yun po kasi ay doon lang kumikita kami mga vloggers. Ito po yung libre nung napapanood, binayaran nyo lang yung inyong load. So, pag nag-subscribe po kayo, na-inspire kami. At pag nagkaroon ng commercial, doon lang po kami kumikita. So, wala pang ads itong aking video. So, swerte nyo, no? Pero kung sakali magka-ads, please lang po. Para sa kapakanan din naman natin mga kapatid na nagbablogs sa iba't ibang channels. Eh, huwag po natin i-skip yung ads. Yun lang po kasi yung aming revenue. So, yun po. Ang number one po sikreto ay tinatawag na yun, medyo mahangin ang background natin dahil may low pressure na naman. So, tanalangin natin ang bagyo sa ating bansa. They have, number one po, they have unshakable mindset and principle and right principle about money. So, yun. Kailangan po natin, sa lahat naman ng larangan, kailangan natin ng prinsipyo at tamang kaisipan. Right mindset and principle about money. So, yun. So, yun. Ano ba ang principle ng mayaman? So, ang pera ay nilikha para padamihin. Yun ang kanila pong principle. Pagka dumating pera, bibili agad yan ng panamim. So, nung nagbago yung aking mindset, ginagaya ko sila. So, sooner or later, ay yayaman din naman siguro tayo pag pinagpala tayo ng Panginoon. So, yun. Bumibili agad tayo ng mga investment yung mga kikita. Tulad ng pananim, ano pa ba, investment sa lupa, yun, kikita ka dyan sa mga paupahan, dyan na nila nilalagay sa bangko, yung pinakamahina ay bangko, time deposit, sa mga pension plan, sa mga life plans, sa mga, ano pa, ang dami. Eh, nakalulungkot po sa ating mga kababayan, pag mahirap kalimitan, hindi ko naman sa dinibling kayo, ano po, yung mga nanonood na hindi pa, katulad ko rin, naghahangad pa lang. Pagdating sa atin ng pera, di ba kalimitan na, uy, nakita ang cellphone bago, may iPhone X na. Mamaya X-Men na, ano? X-Men na. So, yun, ano, nakakatuwa lang, nakakaawa yung ating kaisipan, ano, na naalipin tayo ng ganong kaisipan. Hindi magiging masaya pag walang bagong gadget, so, yun po ay nagpapahirap lalo sa tao. Nakita ko si Bill Gates, pumipila siya sa simple lang ang damit. So, yung pang sa pano. So, banda-banda pag-usapan natin sa ibang vlogs ko yung bakit talo naghihirap ba yung tao. So, ngayon, pagyaman natin pag-usapan. Huwag natin. Si Bill Gates, simple lang sila eh. Pero nagsa-cellphone din sila at ako sa bahay. Pero hindi nila dinadala ito sa para i-display pasika. Simple lang sila.
mga ordinary po nang gamit po ng mga damit, nagdudamit din niya ng mga locals. Nung naintindihan ko ito, bumibili din ako ng mga ukay-ukay kahit 20 yung hanap ko. Makakatip, malaking tipid. Pero nabili din po ako ng original. So yun. Sa may sistema sa simbahan, kung nasimba itong, siyempre nasimba, totoo mga mayaman eh. May tithes and offering pa. So may binabawas ng 10% at pag minsan 10% yung offering, depende sa kondisyon ng puso. So malaking nawawala. Pero ito, naka-fix. Principle na eh. So, yung daloy ng biyaya, kita nyo naman, tuloy-tuloy kasi naisasagawa na ito. So, ngayon po yung unang mindset, yung unang katotohanan. Ikalawa po, they extremely believe in the value of hard work. Sabi nyo nga, hard work. Yun, yun na po yun. So, yun, pinapara, baka iniwanan nyo ko yun, pinapatawa ko kayo. And do not entertain any temptation of AC money scheme o shortcut in getting wealth. Ano, wala po shortcut. Maraming shortcut na inihahanda ang kaaway sa Satanas para sa tao. Para kita nyo, pumunta ka sa Lotto outlet, yan yung mga easy money scheme. Easy to get quick picks. Yun. Yan ang mahilig ng tao. Quick chow, instant money, isang ulit. Instant money, yun. May lumaglag, so yun. Puntahan natin ang pakita ko sa inyo. So yun, hindi sila na tutokso sa gano'n, yung mga toksong gano'n na madaling pagkita ng pera. Talagang pinaghihirapan. Ngayon, pinaghihirapan din naman namin ng magnakaw. Mahirap din kayo magnakaw. So hindi po gano'n. Ano. So talagang pinaghihirapan. Lahat yan, huwag mo nang i-justify pa yung mga suga. Lahat po yan ay hindi kalooban ng Diyos sa isang tao. Hindi kayayaman nito. Nung ako po ay start po ako mag-umbra ng wedding around 9 years old. Yeah, 10 ganyan, grade 2 o grade 3 simula na ako, grade 4 ganyan, grade 4. So sa lahat ng pang-umbra ko lumalabas ang lahat ng sinungaling, sabi na totoo ipalta. Hindi po ako umaalis sa bahay ng mga taong yan. May lalabas sa 100 bomba, ang tawag bomba sa wedding. Yung nakatago sikreto yun. Lumalabas ang lahat ng sinungaling. At alam nyo ba sa loob na ilang taon ko pangungubra dahil hanap buhay ko po yun baon, ang hirap ng buhay namin noon. Sobrang hirap. Hindi na masyado ngayon dahil nagsunikap tayo at kahimahan tayo ng Panginoon. So yun, yung kita ko doon baon ko. Sa loob ng pangungubra ko, minsan lang po ako tumama. Pagkatama ko, binili ko agad ng mga pamirinda sa mga fins na ko, maghapon din ubos. So yun ang nangyayari. Kung easy to get yung pera mo, madali din po. Kung hindi mo pinaghirapan, sabi ng Biblia yan, talagang ang pinagpapahala ng Diyos ay yung mga pinaghirapang pera. So yun po. Pangatlo tayo, bilisan lang po natin, nagsilang po yung allowed ng YouTube channel. So yun. They have 2020 vision, 5 miles away, ahead of the ordinary people. Ano? Ano ba yung vision? Yung agila, ganun yung vision. Sharp, layo. Ito mo, ina Henry C, yan yung mga may malalayong vision. Sa kanila, ang vision, nakakita ng madamo. Ang nakikita nila, hindi damo, mall. Yung mga tatayo ng sapatos, nakikita nila kung paano siya yung mama. So, pagkaiba ng pananaw. So, yun. Ang sa ating, ang nakikita natin, mga pangkaraniwang, lalo na sa mahihirap, yung kawalan, yung ilalagay sa tiyan. Kasi yun ang nasanay po tayo. So, kung gusto mong yumaman, kailangan mo magbago ng pag-iisip, ng pangitin. Paano mo nakikita ang iyong buhay kung ito ay malapit ng mamatay 10 years from now, 20 years from now, 50 years, or 30 years from now. So yun, hindi makasarili, alam, basta ako makaraos. Isipin din natin yung ating mga anak. Makaalis po sana tayo mga kaubayan doon sa ganong mentality na sarili lang iniisip. Isipin din natin ating mga katanya-tatanya. At wala, bahala na sila sa buhay nila. Hindi po ganun. Yung legacy natin yung iiwan sa ating mga kung anong klase tayo magulang. So, pero mag-enjoy din naman tayo sa ating paghihirap. Hindi naman po masama. So yung patatlo ay, asan na ba tayo? Yun. So tayo punta tayo. Sama-sama. Tara! So tuloy tayo. Nandito tayo sa Duriano. Ang ngita-ngita yung bumagsak kanina. So yun. Panasa na tayo. Pang number 4 na tayo. Tama. So ang sekreto ng mga mayayaman, they are generally persistent and also so much willing to pay the price no matter what happened just to reach the goal. Sila talaga ay
Mataga sila, persistent. Taga-taga lang yung aking nilalagaan. Yung halimbawa lang, 15 years, so may hina pa yung income, pero wala talagang income before. So ngayon nag-i-income na, so taga-taga lang mga kababayan, at yayaman din tayo. Ang pagyaman po talaga ay hawak ng Diyos. Pero kailangan ng tiyaga, kalimitan. Tingnan mag-upstab po kayo. Halos lahat ng mayayaman, matatiyaga po sila. Tsaka-tsaka lang sabi niyo. Tsaka-tsaka lang. So, yun. At focus sila sa goal. Kaya nakakapagtiyaga. Kung nakikita mo na yun yung patutunguhan mo, makakapagtiyaga ka. Kaibigan kayo, kapatid. So, panlima, they valued people around them and treat them as partners with love and respect. So, nire-respect na nila. Yung mga sa pera-pera lang ay hindi na nire-respeto. Basta trabaho kayo. So, sa mayayaman, friends sila ng kanilang mga empleyado. Nire-respeto rin sila. Love nila ang tao nila. Love din sila ng kanilang mga tao. So, yun po. Pang-anim, bilisan lang po natin. They give 101% commitment to self discipline, look at Manny Pacquiao, yung mga ilang mga at nagtagumpay. Like ito, katulad nito, tutulog kami ako dito mag-isa para lang makapagtrabaho ng maaga para makapasok pa ako sa trabaho. Yun po. Talaga marami kayo sa sacrifice sa Pacquiao, eh. Grabe ang sacrifice training. So, nakikita natin lagi yung and the winner is, so, hindi natin nakikita yung behind na pinagagawa ng mga nagtagumpay bago nila maabot ang tagumpay na yun. So, kung mahihili po tayo, i-research natin po sa yung sa pagyaman ay yung kanila mga discipline na ginawa. Huwag yung pera agad. Ano po, hanapin natin kung ano mga disiplina nila. Gumigising sila ng maaga o pangkaraniwan ng mahirap, tingnan mo. Hindi naman sa sorry to tell po, sorry sa ating mga kabayan na ganito ang practice. Harok pa, no? Pirik ng araw ay kahit panlaway at kalimitan may hangover, ano, sisipain pa yung nagigising. So, kaya makikita mo yung kahirapan, sabi ng biblical po yan. Magtulog ka ng magtulog, pakitingin na lang po sa screen kung mali man po yung aking langit. Sa Proverbs yan, yung guyam yun. Tulungan mo yung, tularan mo ika yung langgang. Pag tag-ulan, nakaganon lang sila, pero pag tag-araw, nag-iipon. So, yun. At sabi pa din yan ng Proverbs na magtulog ka na magtulog at ang kahirapan ay darating sa'yo na parang magnanakaw at kukunin lahat ng properties. So yun po yun. Panghuli? Panghuli na tayo, no? They consider themselves nothing apart from God. So John chapter 3 verse 27, walang tatanggap yung anuman ng tao maliban ipagkalob sa kanya ng langit o ng Diyos. Ano po? Yun po, majority sa kanila ay humble at kinoconsider nila na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Sa dyan naman pong sa Diyos galing lahat, eh. So, in other words, ang kalimitan ng mayayaman, nagre-rely talaga sa Diyos. Nagdidepende sa Diyos. Ginagawang kapartner ang Diyos. So, kung kaibigan, kapatid, kabayan, kung sa mga nagdaang ito ng iyong buhay, sarili mong diskarte, trinay ko na rin po yan. Pero nakakapagod kong dumiskarte sa sarili. Masarap maging kapartner ang Diyos. No? Kung natutuwa ka sa business partner mo, isang araw magdududa ka dyan, isang araw lulukuhin ka dyan kasi tao yan na nagbabago ang puso. Pero kapag naging kapartner mo ang Diyos, lahat, kanya lahat, eh. Tuturuin sa iyo ang dapat gawin. Pag nag-fail ka sa business, tuturuan kanya bumangon. Sabi ng Bible, ang matuwid. Kapag ka nabuwal, apitong beses itong babalik. So, kaya sinisira ng Diablo yung pagiging matuwid ng tao. So, kapatid, kaibigan, kabayan, kung sa iyong magdaang buhay ay nakarang araw, mga taon, dumiskarte ka sa sarili mo at pagod ka na, naghahanap ka ng solusyon, ng tamang kapartner. Ang Diyos, ang pinakamagandang kapartner. Nung ginawa ko po ito, may pagbabago. At ako naniniwala, marami pang pagbabagong gagawin ang Diyos sa aming buhay. So, magpatuloy lang tayo, kapatid, kabayan. So, kung hindi mo pa ginagawang kapartner, kaibigan ng Diyos, sabi ni Biblia, lahat nagkasala. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 11 and 12. Kung ang tao ay hindi pinahanahana ng Diyos, makikita niyo po sa screen yung tama kung version dyan.
ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Oh. Ngunit wala nito yung hindi pinananahanan ng anak. Kasi eternity yung pinangako ng Diyos sa kanyang kapartner. Sa Jeremiah 29 verse 11, makikita niyo po dun, "For I know the plans I have for you, the plans to give you hope and a future, a good end." Sa iba'y basalin, so makitingnan nyo lang po sa screen yung tamang version. So, good end, yung iba't ibang salin, good future. Isa lang hindi tinutumbok po nito, magandang wakas. Kung gusto mo magkaroon magandang wakas at maging tunay na mayaman. So, Deuteronomy 8 verse 18. Pakitingin din lang po sa screen kung yung tamang version. O sa Tagalog po siya, "Kung kayo ay paraphrasing, kung kayo ika ay nandun sa panglupang pangako, sabi ng Diyos, huwag niyong kalilimutan na ako, sabi niya siya, hindi ako siya, ang nagbigay sa inyo ng kakayahang kumita ng kumuha ng yaman. I am the one who gives you the ability to produce wealth." So yung yaman po sa Diyos ang gagaling. So bakit nakikipag-partner tayo sa iba? Paano ba magkipag-partner sa Diyos, Kuya Eric? Simple lang pong ginawa namin. Ginawa ko at ginawa ng lahat na nakipag-partner sa Diyos. Lahat nga ay nagkasala at nangangailangan tayo ng Diyos. Hindi tayo perfect. Iba ginagawang genie lang ang Diyos eh. Pag nakuha na yung kailangan sa Diyos, alis. Hindi pa kailangan po partner. Ibig sabihin, walang iwanan. Higit pa sa asawa. So yun, paano po yun? Binuksan ko lang na para din relasyon mag-asawa. Bubuksan ang puso mo sa kanya. Ligawan. Niligawan kanya na sinagot mo ang Diyos. You are partners. Pero hindi mag-asawa. Higit pa rin po yung partnership sa Diyos na binabanggit ko po. So, buksan mo lang yung puso, kapatid, kaibigan, kababayan. Kailangan natin si Kristo at sabihin lang natin na paghari at ating paghari siya. Sumabay lang po kayo kung gusto niyo po talagang, kung kayo nakukonvict na paghariin ang Panginoon ngayong araw na ito. Sumunod lang po kayo sa panalangin na aking gagawin. Ano po? Yumuko ka lang, kapatid, kabayan. Sabihin niyo po ang aking panalangin. Sasabihin, "Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako na narinig ko ngayon na ako isang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking mga kasalanan. Mula ngayon, Panginoon, kinikilala ko na ako isang makasalanan at kailangan kita, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ang aking kalooban. Mula ngayon, Panginoon, kayo na po ang masunod sa aking buhay at tulungan mo po ako na masunod ang iyong kalooban habang buhay hanggang kamatayan at ang muli hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ay aking dalangin sa pangalan ng Jesus." Kung yan po kapatid, ay ginawa mo yung panalangin na yan, congratulations, welcome sa pamilya ng Diyos. So, panalangin mo lang ang tamang simbahan na pwede pagdalhan sa iyo ng Diyos upang maturuan kang lumago at magsumikap kang magkaroon ng Biblia. Kung may magbigay sa iyo, sa'yo mapalad, kung wala, bumili ka para mas matulungan ka nito na lumago pa sa iyong buhay. Yun lang po. Nawa ay napagpala po kayo sa aking video at naging totoong mayaman simula sa oras ito. So, simula na po natin ang pagpartner sa Panginoon at humayo tayong mapayapa at i-occupy natin ang kingdom para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yun lang po, yung po hindi nag-subscribe, huwag niyo po kalimutan, i-click po yung like button at yung subscribe sa gilid, click niyo lang po yun. Patutulungan niyo po ako na maabot pa ang aking mga misyon sa buhay sa daigdig na ito. Salamat po, thank you for watching. God bless, mabuhay, this Kuya Eric saying, apart from God, we can do nothing. And I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. God bless, mabuhay! When you want to get off that